sila umangal. Ito, ito pa, para na. So kumbaga, lumalabas na parang may consent kayo. Oh, man. Implied consent. O ito, partner, ha? Ito, Soto, is confusing. The idea of copyright, a trademark. The name in Bulaga is a trademark, not copyright. Copyright ownership happens from the moment of creation and did not be registered. But for trademark, ownership happens from the moment filing / registration. Di ba sinabi ito yung partner? Aha. Yan. Yun, ang pinag-uusapan nila dito kasi yung copyright ng yung pangalang Itbulaga, no? Kasi yung Itbulaga, sabi ko nga, 1979 nag-umpisa, no? So, sa copyright daw kasi, kapag ikaw yung ano, sa'yo yung parang YouTube, no? Pag nag-ano ka ng YouTube, sa, ikaw gumawa ng video, video mo yon, hindi mo na kailangan i-register, no? Pwede mo ngayon sitahin yung, bawa yung video ko, ginamit mo, pwede kitang copy strike, parang ganon. Ang Itbulaga kasi, 1979, nag-umpisa, no? Itong namang mga halosos ay 1981 pumasok daw, no? Doon sa Itbulaga, parang sila yung nag-produce, no? Well, kung sinasabi ng mga halosos na kanila yung Itbulaga, eh, that is kasuapangan na naman. Kasi morally at ano, eh, wala pa nga sila nung 1979, eh, parang naging inyo yung Itbulaga. Ano, yun yung tinatawag na sa ano, pagnanakaw ng intellectual property. Kumbaga, ninanakaw mo yung ginawa ng yung intellectual ano work ng isang tao in this case kasi eh kahit naman ano sabihin niyo Itbulaga sila si Joey De Leon nga ang nag-create niyan eh. So regardless regardless kung kayo yung producer at sumunod na panahon still, kung meron kayong delikadesa, dapat hindi nyo kukuhanin talaga yung pangalang Itbulaga. So ngayon, kung lalabas yung kasuapangan, no, kung kasuapangan mo, talaga ikiklaim mo dahil ikaw yung nag-produce at sumunod na panahon. Ang punto ko dito, no, dito mo makikita kasi yung mga halusos na medyo may pagka-greedy. Isipin mo, alam naman nila, alam na practically alam nila na ang nag-create nitong Itbulaga o yung pangalang Itbulaga ay itong TBJ o si Joey De Leon. Ngayon, bakit dahil ikaw na yung naging producer sumunod na panahon, bakit kukuhanin mo? That is pagnanakaw. Pagnanakaw ng intellectual property. Opinion ko 'yon, no. Hindi ko naman sinabing ano, inyong kung sa simple logic pag nanakaw yan kasi alam mo halimbawa ako alam ko na ang gumawa nung halimbawa gumawa ng sasakyan ay yung si Jojo De Guzman eh dahil si Jojo De Guzman ay okay lang at buong ano chill lang bigla akong pumasok 1981 at ginagamit ko na yung sasakyan na ano ni Jojo eh tapos ngayon na ang kinikilig ko yung sasakyan ni Jojo na ako ang pag-aari ko. Eh, parang mali yata yun. That is greediness. Di ba? Halimbawa, sabihin na natin nga nagtatrabaho ka dito kay ano. Actually, wala naman nga silang kontrata kasi eh. Pagdating daw sa employee-employer's relationship, lahat ng maano mo ay mapupunta sa employer. In this case kasi bago napunta yung halusos dito sa Itbulaga, ay nandyan na yung Itbulaga. Hindi nga nag-aan nung araw yan, hindi nga nagre-rate daw masyado eh. Diba? Ngayon, nung kumikita na yung Itbulaga, kukuhanin mo eh, parang kabastusan yata ay at pagkaswapan. Kaswapangan yun kasi inilalarawan nyo lang ng mga halus, kayong mga halusos. Wala kayong respeto sa gawa ng ibang tao. Ang gusto nyo lang, pagkakaperahan o pakikinabangan nyo isang bagay, kukuhanin nyo regardless kung merong
na yung nilalabag na moralidad. Morally, ano yan eh, dapat talaga sa TVJ, yan hindi nyo dapat i-claim yan. Diba? Alam naman yun na yung TVJ, yung Itbulaga, created by Joey De Leon, o ng TVJ. Diba? Para lang sa delikadesa, sana, huwag nyo nang anuhin, kasi lalabas lang kayo talaga swapang dito eh.